What's up, mga kabukid? Today's video ay mag-aabuno tayo ng ubas. Ito pag-abuno ko ay maintenance talaga ito, no? Every two weeks, no? Pero depende sa abuno na gamit, mga kabukid. Dahil ngayon, kasi malapit na tayong mag-pruning, siguro mga mid in September, kaya gagamit ako ng MOP or Muriate of Potash. So ito siya, mga kabukid. May calibrated cups akong gamit para talaga insakto yun. Ito ay 110 grams, pwede rin 100 lang, 110 grams. So ito, mga kabukid, ay i-dilute ko or tutunawin ko sa tubig. So kada isang cup nito, isa ring vine. So ito, mga kabukid, 110 grams. So magsampo lang tayo. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ito, mga kabukid, magmix tayo ng urea. Since nakapag-apply na tayo ng urea noong nakaraang linggo, mixing natin sa urea is 36 grams. Medyo kunti lang. Mabuti yung may calibrated cups para kontrolado talaga yung pag-apply ng abono at pantay. 3, 4, 5, 6. So, mga kabukid, disclaimer lang. Hindi ko sinasabi na tularan nyo rin itong pag-apply ko. Kasi depende naman yan sa soil pH ng ating area. Tulad ko is bukid nun. Iba-iba, kahit sa bukid nun, iba-iba ang area. Kaya mas mabuti ipa-soil test nyo ang lupa nyo para malaman nyo kung gaano karaming abono ang pwede nilang i-apply. So meron ba tayo itong, magkabukid, may calcium nitrate at may triple 14. So magmix ako nito kasi for preparation na talaga ito sa pagpabunga. So ganun pa rin, mga kabukid. Ito, triple 14. grams lang ang gamit ko, mga kabukid, ha. O, tulad itong calcium nitrate, kunti lang. 5 takal lang ito. Kasi nang hiram lang tayo. Pag dumating yung binili natin, may inutusan kasi tayo, dagdagan natin. Mamaya pa siguro 'yon, pero kaya ipapakita ko lang muna dito. Dapat sana 10 din. Ay, 10 na natin. Ano ba? So ito, mga kabukid, gamit ko naman
tubig na ito mga kabukid, dito ko tutunawin. Ito isang ito ay lata ng sardinas, isang lata ng sardinas. Oh, dahil sampo yon, sampo de, tutunawin din natin sa sampo. Sampung lata. 3 4 5 7 8 9 10 Haluin natin para matunaw. Ang matagal matunaw nito mga kabukid ay yung triple 14. Dugay man. So, 10 puno lang ito mga kabukid kasi 10 yung takal natin. 10. Yung triple 14 talaga dito, matagal matunaw. Kaya mabuti pa sa gabi na kayo magbabad, ibabad nyo sa tubig. Yung triple 14 lang muna. At pagka kinababagahan, pwede na yung mahuli yung putas, urea, at saka calcium nitrate. Hindi ka bukid. Wala na mga kabukid, okay na. I-apply na natin. Okay. Lamig. Uy. Lamig ng calcium eh. Isa ito mga kabukid, oh. Ginawa ko, dinidilute ko ito mga kabukid para talaga kung umuulanan mamaya ay nandoon na siya sa ilalim. Yung sa Bisaya ni Tuhop. Bisaya ni Tuhop. Ano yun ni ano yung ni Tuhop sa Tagalog? Ito mga kabukid, kung nakita nyo may mga damo, pero okay lang yan kasi nakapag-spray na tayo. No, nakapag-spray na tayo kaya oh, kita niyo ang kulay, malapit nang mapanyan, mamatayan. Pwede rin granules mga kabukid, lalo na at yung palaging yung kumbasa pang lupa nyo, pwede lang yung granules direct nyo. Ito para madali niya ma-absorb.
Ito na yung tanghuli mga kabukid. Sampung bayin lang ang inaplayan natin. Iko-continue ko naman ito. Kasi dito ipinapakita ko lang kung paano ako mag-apply ng abono. Well, depende rin po yan mga kabukid. Pwede rin direct na yung granules. Pero mas, para sa akin, mas okay ito. Lalo na kung medyo tuyo yung lupa nyo. O yung medyo tag-init na. Kung tag-init naman mga kabukid, pagkatapos mo mag-apply ng tinunaw na abono, mga 2 hours, no, ay dinidiligan ko ng tubig para talaga absorb talaga. So, yun lang siguro mga kabukid. Sana naman may natutunan tayo kahit kunti. So, dito na lang muna. At yung hindi pa nakasubscribe, subscribe naman kayo sa ating channel at paki-follow na rin sa ating FB page. So, goodbye mga kabukid at God bless!